paano mo ba talagang inumpisahan ulit yung business mo? Nag-start po ako Sir Chinky last June 2021 and then that was post-pandemic po. Tapos, niluto ko lang po siya sa bahay. Nag-start po ako from scratch. Mm. Kumuha po ng kangkong, pinrito, then nilagay ko po sa magandang packaging and binenta and minarket online. Ganun ko po siya sinimula. Grabe, puhunan? More or less 1,000 pesos po. 1,000 pesos? Oo. Baka nga hindi pa po umabot dun eh. Grabe, paano mo naisipan? Diba? Kasi maraming mga chips. May potato chips. Meron tayong tinatawag ng cassava chips. Ikaw yung pinakauna, no? Opo. Bakit kangkong? Kasi meron na po dating crispy kangkong, which is yung mga sa mga restaurant lang. Oo, matagal na po yan. Mga inasal daw po, meron dati. Hindi ko po abutan ata yan. Sa mga kabalen and other restaurants. Madami pong crispy kangkong. Pero yung kanila po is, siguro after 2 hours, 1 hour, makunat na. Mautang nga, tama. Opo, kasi very ano lang po eh, yung normal na pinrito lang talaga. Mm. Then ang ginawa ko po, I made it crispy nang tatagal siya for una nagawa ko ng 2 months then ngayon po 1 year na tayo. Wow. So ganun po, ganun ko po siya ginawa kasi gusto ko na ma-munch ng mga tao na sa snack nila kahit na binili nila ngayon kahit bukas pa nila i-snack kaya pa din. Mm. Then nilagay ko siya sa Ziploc para pwedeng hindi mo naubusin, i-keep then tsaka ulit kainin. Ganun. Grabe no, grabe naman. Pero syempre naman hindi ganun kabilis din, 'di ba, yung ano journey mo? Yes. Oo. Actually hindi naman po ganun kabilis. Siguro po maaga lang dahil maaga po ako nagsimula, pero hindi po mabilis na nakaranas din po tayo ng struggles and challenges. Mm-mm. Kasi nga nakwento mo kanina, yung backstory kanina na 4 na buwan walang masyadong benta. Oo naman po. Oo. Nung 4 na buwan na walang masyadong benta, na umabot ka ba sa punto na sinabi mo parang hindi to para sa'yo? Yes, yes, Sir Chinky. Totoo po. Pero para sa akin po kasi, pag nag-give up ako, yun na yun eh. Katapusan ko na eh. Parang, na-quitter na akong tao kung tatawagin nun. So, loser na ako nun. Kaya hindi po ako tumigil. And even though na wala masyadong order, I still nagluto po ako. I kept on working for for 12 hours a day, 7 times a week, for 6 months straight po noon. Tuloy-tuloy kahit walang order. Ako na mismo yung magbibigay sa sarili ko ng pressure na mabenta. Basta luto lang, kailangan natin ng produkto. Kasi kung walang produkto, Sir Chinky, wala akong ibibenta. Eh, totoo yun. Kaya ang nasa isip ko, mas maraming produkto, mas maraming benta. Iba talaga yung ano, no? Psychology and mindset mo. Oo po. Eh, na all about mindset. Eh. Kasi kung isipin mo, Sir Chinky, na kung yung mindset mo is kung ano lang yung order, yun lang yung luto, nakalimit ka dun eh. Totoo. Pero ako po, hindi ko binigyan ng limit yung sarili ko. Kahit 100,000 piraso pa yan. Mm. Basta lutuin natin, guys. Mm. Ibibenta ko. Hanapan ko ng paraan yun. Kasi pagka naluto mo na, nandun yung pera mo eh. Yes. Mapipilitan ka eh. Yes. Naalala ko tuloy nung nasa sales pa ako. Yan ang sinasabi ko rin, ang ginagawa ko. Bumibili ako ng maraming stocks. Nilalagay ko talaga sa bahay. Mm. At naging inspirasyon yan. Ha? Totoo po eh. Alam mo bakit? Eh kasi nga, pag di ka lumabas, nandun yung pera mo eh. So, anong gagawin mo? Wala kang choice. Tama. Ang galing-galing. Wala kang choice. Ibenta mo yan. So, kailan naman nagkaroon ng breakthrough? Yung ano, syempre, four months, wala kang masyadong benta. At nakwento mo nga, nagbenta ka pa nga sa, ano, sa simbahan. Oo po. Nagbibenta po ako sa simbahan nun. Para maubos. Yun po yung way ko para maubos. Then, nag-i-email ako sa mga restaurants dun sa amin. Out of nowhere, gumawa ako ng mga marketing collaterals ko. Tapos in-email ko sila, pinapakilala ko yung kangkong chips. Kahit ilang followers ka man, 30, 50 followers on Facebook. Na talagang walang-wala pa po, nagsisimula pa lang. Pero ginagawa ko na po yung ganong strategy para lang mabenta ko lang talaga yun. Pero yun nga, may kasabihan nga, di ba, sa pagnenegosyo na mga taong ine-expect mong bibili, hindi bibili. Yung mga hindi pa bumibili, sila pa bumibili. Naranasan mo yun? Oo naman po. Oo. Madalas po, madalas. Kasi strangers po yung sumusuporta sa akin. No? Nabigla na lang yung mag-PM or mag-chat sa'yo na gustong umorder na, sino to? Mm-mm. Ang dami kong inalok, pero yung mga nakakita lang ng post ko na hindi ko kilala, yung pa yung bumili. Sa restaurant naman, may mga bumili? Halos wala din pong pumansin. Wala pong pumansin ng mga time na yun. Grabe, no? Alam mo, honestly, ako madi-discourage ako. Ako yun na madi-discourage ako na parang papalit na ako. Siguro, hindi ito para sa akin. Pero, you persisted. Yun nga, you continued. Anong hugot mo? Cash.
wala po akong, pag hindi ako nagpatuloy, mawawalan ako ng pera. Bakit? Hindi ba, wala ba yung parents mo ba dependent na sa'yo? Parang ganun? Ikaw na ba breadwinner? Yung mga panahon po na yun, nawala po yung lolo ko eh. Ah. So, June po nawala yung lolo ko. Then, June po ako nag-start after na malibing si lolo. Nagsimula na po agad ako na I have to step up. Na kailangan kong baguhin yung sitwasyon na to sa bahay. Kasi sooner or later, kapag may nagkasakit ulit, baka wala na naman kaming panggamot, baka wala na naman kaming pang-hospital, baka wala na naman ganito, hanggang sa may mawala na naman sa pamilya. And ayaw ko na po mangyari yun. Ang ibig mo sabihin ba nang dahil sa kakulangan ng pera, kaya medyo napaaga? Siguro po. Opo. Siguro po. Na kasi pandemic, kumbaga, hirap ang buhay, hindi mapacheck up, etc., etc. Then, dun ko po siya inugot. Wow. Na I have to step up na kahit na ano man ang sitwasyon namin sa bahay, kailangan gumawa na ako ng paraan na baguhin ko na to. Kaya naman siguro kahit bata pa. Si mama, papa mo metro ba? Opo, pero pandemic din po noon kaya madalas wala. Ah, so talagang bunga to ng ano no, ng talagang pangangailangan. Opo. May naalala ko tuloy noong 12 years old ako, ganun na ganun din ako. Nalugi negosyo ng aking ama. Tatlong taon, depression. Nagbenta akong toilet paper. 12 years old ako. Talaga po? Yes. From toilet paper, I sold pants. Kaya nga, habang pinapakinggan ko ngayon yung storya mo, relate, nakaka-relate talaga ako. Kasi mahirap na maging mahirap. Oo. Totoo. Iba tingin sa'yo ng tao pag wala kang pera? Totoo po. Na-feel mo ba na may discrimination din pag wala ka talagang pera? Oo naman po. Kasi parang wala kang capability eh. Tapos wala ka pang choice. Mm-hmm. Kung ano lang yung ibigay sa'yo, yun lang. Kung ano lang yung kaya na ibigay sa'yo ng tao. Or kung ano nga ipagawa sa'yo, gagawin mo kasi nga wala kang pera. Di ba po? So, isa din siyang ano ng poverty na pangit na effect na nai-enslave yung mga tao. Kawawa. Yung parang wala kang choice kung saan ka kakain. Wala kang choice kung saan ka mag-aaral. Wala kang choice kung saan papagamot ang mga ano mahal mo sa buhay. Kasi wala kang pera. Grabe. So ngayon, nagpatuloy ka at nagkaroon ng breakthrough. Oh, alam naman natin yung story ang yan. Shorten na lang natin. Dahil nga kay Mr. Senator Panfilo Lacson. Po. Tama? Yes po. Bumili ng produkto mo, na-post. Tama? Na-post po. Then, doon po nag-start, nag-viral po siya kasi nagkaroon ng human interest yung mga tao dahil isang batang negosyante na naangagang nag-negosyo, 17 years old. Tapos, may mga picture po akong pinakita na ang dami-dami kong kangkong chips sa harap ng ano. Yun yung order ni Senator Ping. Pinicture ko po yung isang buong salas namin. Grabe. Tapos natuwa sila kasi parang wow, 17. Tapos ang daming pambenta and ang dami nang nabenta. Mm-hmm. So yun na po. Doon na po nagsimula. Interviews, yung podcasts. Actually, na-interview na din po ako dati. Tama, tama.